Magandang araw po sa ating lahat at ngayon po ay nais ko pong muling ibahagi sa inyo ang aking devotion na matatagpuan po sa 1 Thessalonians 5 verse 11. At ang sabi po dito, "Therefore, encourage one another and build one another up just as you are doing." So ngayon po, nais ko po itong ibahagi sa inyo dahil ang verse na po ito ay nakapag-encourage sa akin at ngayon po ay makapag-encourage po nawa ito sa inyo to encourage others. So, ayan po. Ngayon, what is an encouragement? Encouragement is the action of giving someone support, confidence, or hope. Pero bakit ba kailangan natin ng encouragement? Or bakit kailangan natin mag-encourage ng ibang tao? Because we all know that this world can be tough. Kumbaga, marami tayong pagsubok na naranasan everyday at madali tayong mapanginaan ng loob, madali tayong mawalan ng lakas ng loob. At madali nating sabihin na, oh, I gave up, nagawa ko na lahat ng dapat kong gawin, suko na ako. So, dun sa part na yun, kailangan ipasok yung encouragement. Kailangan natin encourage yung bawat isa. And, isa pang tanong, ngunit paano? How can we be a better encourager? Unang-una, dapat kailangan nating tanungin ng Diyos kung paano ba natin mamahalin yung kapwa natin. Dahil, kapag mahal mo ang kapwa mo, i-encourage mo yan automatic. Pero kung hindi mo yan mahal, hindi mo yan ma-encourage, hindi ka magdadalawang isip na encourage yan. At saka, kapag mahal mo ang Diyos, automatic sa buhay mo nalalabas na na-encourage mo yung kapwa mo. Kasi encouragement is equivalent to love. May pakialam ka sa taong yan eh. So, ayun, dapat tanungin natin ng Lord how to love others. And then next, ask wisdom to the Lord to know how to encourage or who do you encourage. Kailangan natin ng karunungan galing sa Lord kung ano ba yung mga actions na gagawin natin once na may lumapit sa atin to seek help, to seek encouragement. So, ayan. And then, mag-iingat din tayo kasi baka mamaya nagbibigay tayo ng encouragement sa ibang tao pero hindi pala nila kailangan ng encouragement, di ba? So, kailangan din nating malaman. We need to discern kung sino ba talaga yung mga nangangailangan ng encouragement sa hindi. And then next, we need to fellowship with one another. Mahalaga tong fellowship. Kasi kapag nakipag-fellowship ka o nakipagkamustahan ka, nakipagkwentuhan ka sa churchmate mo, sa mga katrabaho mo, sa mga kaeskwela mo, so malalaman mo yung kwento ng buhay nila. Malalaman mo kung kailangan ba nila ng encouragement, napaghihinaan ba sila ng loob. So yun, napakahalaga na makipag-fellowship tayo sa ibang tao, makipag-fellowship tayo to one another. And then next, learn how to listen. Kailangan nakikinig din tayo. Hindi pwedeng tayo lang yung pinakikinggan. Bakit? Kasi once na nakikinig tayo, malalaman natin kung ang taong yan may pangangailangan. Kung ang taong yan down na down ba, may disappointment ba siya, or yung weakness ba niya lumalabas, makikita natin. Pero kapag ka ang taong yan, hindi naman nag-open. Hindi siya yung taong mahilig mag-open. So, dapat tayo, madi-discern natin. Discern natin kung ano ba, may problema ba itong taong to? Pero makikita natin yun sa kanyang action. Kasi action speaks louder. And then doon, that's the time na siguro bigyan natin siya ng encouragement. And then next, use scriptures. Gamitin natin ang salita ng Diyos once na ang isang tao yan kailangan ng advice. Kasi ang mahalaga na ang salita ng Diyos, ang mag-usap sa tao yan, hindi lang basta-basta tayo. Because we are the instrument. Instrumento lang tayo ng Diyos. So, dapat pa rin, hindi tayo lang ang makita. Ang makikita dapat ang Diyos mismo. Kaya ang salita niya dapat ang bibigay natin once na nagbigay tayo ng advice sa ibang tao. And then next, pray for them. Kailangan natin sila ipagdasal, privately or publicly. Kapag ka-publicly, kapag ka-fellowship, iyayain mo siya, brother, sister, pray tayo. Bagay, pag-pray niyo yung bawat isa. Di ba? Malaking encouragement yun. And then, bago ka matulog, pagkagising mo, ipag-pray mo siya. Malaking tulong yun, kapatid. So, ayun lang. Yan lang yung napagbulay-bulayan ko nung binasa ko yung 1 Thessalonians 5 verse 11. Na kaya ito po ay nakatulong sa inyo. Maraming salamat po. And God bless us all. See you next devotion. And to God be the glory.